Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UBE Express, your ultimate bus experience. Mga dapat tandaan kapag nagmamaneho sa ulan. Bagalan ang takbo ng sasakyan dahil madulas ang kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Gumamit ng wipers para malinis ang windshield at makita ng husto ang daan. Buksan ang headlights para madaling makita ang sasakyan lalo na kung makapal ang buhos ng ulan. Gamitin lang ang hazard lights sa oras ng emergency. Iwasan ang mga bahaing lugar at kung hindi kayang ipagpatuloy ang biyahe, gumarahe sa ligtas na lugar. Maging listo sa mga babala gaya ng manholes, butas-butas na kalsada at iba pang road hazards na maaaring hindi makita kapag may baha. Mag-ingat sa mga naglalakad at tumatawid para iwas aksidente. Tandaan, tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Good morning, Pilipinas! Kayo ay nakatutok pa rin dito lamang sa Panahon TV para mabigyan tayo ng latest sa ating ulat panahon. Makakapanayam natin ng live dito sa ating programa. Walang iba kundi si Pag-asa weather forecaster Ariel Rojas. Good morning, Ariel! Unahin na kaagad natin, ano ba yung update sa ating binabantayang Bagyong Josie at sa ngayon, ano ba yung dapat nating asahan pa na magiging epekto nito sa Habagat o Southwest Monsoon? Magandang umaga sa iyo. Huling namataan ang sentro ni Tropical Depression Josie sa layong 475 kilometers north-northeast ng Basco, Batanes kaninang alas 4 ng umaga. Taglay pa rin ni Josie ang lakas ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 65 kilometers per hour. Tinatayang kikilos itong bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At kung hindi magbabago ang kanyang bilis, ito'y posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes ng umaga. At wala na tayong nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal sa anumang bahagi ng bansa. Pero patuloy pa rin hinihila ng bagyo itong ating southwest monsoon or hanging habagat na siya nagdadala pa rin ng kalat-kalat hanggang sa malawakang monsoon rains or halos tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro, Palawan at Western Visayas. Ang Metro Manila naman at ang nalalabing bahagi ng Luzon at ng Visayas, makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may mga paminsan-minsang mga pag-ulan, dulot pa rin ng hanging habagat. Ariel, para naman maihanda yung ating mga kababayan, sa ngayon ba meron tayong namamataang panibagong weather disturbance o sama ng panahon? At ito, follow-up question, sa ngayon, saang probinsya nyo ba naitala yung notable amount nitong dami ng pag-ulan, tinatawag din nating rainfall? Okay. Meron tayong binabantayan ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 4 ng umaga, ito'y namataan sa layong 1,230 kilometers silangan ng Southern Luzon. Ito'y posibleng makapasok ng PAR ngayong araw at ito'y posibleng maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. At saka natin ito tatawaging Bagyong Karding. Ito ang panlimang bagyo ngayong buwan ng Hulyo at panglabing isa overall ngayong taon 2018. At bilang kasagutan naman sa iyong katanungan tungkol sa mga istasyon ng Pag-asa na nakapagtala ng pinakamataas na mga pag-ulan in the past 18 hours mula yan alas 8 ng umaga kahapon hanggang alas 2 ng madaling araw ngayong Lunes. Ang una po ay dyan sa Olongapo City na nakapagtaya ng 431 millimeters na halos nagdulot nga ng sobrang matinding pagbaha dyan sa Olongapo. Ang pangalawang istasyon naman ay ang Dagupan City na nakapagtala ng 238 millimeters na pag-ulan in the past 18 hours. At ang pangatlo ay ang Ambulong Station sa Tanawan City sa Batangas na nakapagtala ng 203 millimeters na pag-ulan. Mm-hmm. Ariel, ito para sa ating mga kababayang merong nakaschedule na gawain ngayong araw. Ano ba yung kanilang dapat asahan na magiging lagay ng panahon? At doon naman sa mga papalaot, meron ba tayong nakataas na gale warning?
Bilang kasagutan muna sa ating gale warning inquiry, wala na po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya pwede lang pumalaw ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Pero magbantay pa rin po dahil dito sa hilagang bahagi ng Luzon at sa kanlurang bahagi ng bansa ay moderate or katamtaman hanggang sa maalon pa rin po ang karagatan, kaya doble ingat po. Samantala sa magiging lagay ng panahon, bilang nabanggit na po kanina, patuloy pa rin na magdadala ng mga pag-ulan itong ating hanging habagat na hinihila ni Tropical Depression Josie, katamtaman or kalat-kalat hanggang sa malawakang monsoon rains pa rin ang mararanasan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro, Palawan at Western Visayas. Muli, ang Metro Manila, ang nalalabing bahagi ng Luzon at ng Visayas, makakaranas pa rin po ng maulap na kalangitan na may mga paminsang mga pag-ulan. Ang Mindanao naman makakaranas ng pagsilip ng haring araw sa umaga at sa tanghali, pero asahan pa rin ang episodes ng localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. At sa mga lalabas ngayong umaga, meron po tayong nakataas na heavy rainfall advisory nilabas ngayong alas 4 ng umaga ng NCRPRSD. Nakataas po itong orange rainfall warning dito sa southern part ng Zambales at ng Bataan. Ibig sabihin po, matindi pa rin ang mga pag-ulan na posibleng magdulot ng malubhang pagbaha pa rin. Nakataas naman ang yellow rainfall advisory sa mga lalawigan ng Pampanga, Batangas at Cavite. At mabigat pa rin po or malakas pa rin ang pag-ulan na pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas. Samantala, ang Visayas PRSD naman ay naglabas po ng orange rainfall advisory kanina ng alas 5 ng umaga, dyan po sa Occidental Mindoro at dyan naman sa hilagang bahagi ng Palawan kasama na ang Kalamian Group of Islands. Pwede pa rin po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil ilang araw na nga rin pong pinaulan itong mga lugar na ito. Ulitin lamang po natin, may posibilidad na po ng pagbaha o kaya ay pagguho ng lupa sa malaking bahagi nitong Luzon, pati na rin umaabot yung mga epekto. Kung saan man umaabot itong epekto ng habagat o yung southwest monsoon sa ating pong mga kababayan, huwag kalilimutang umantabay sa abiso ng inyong mga lokal na pamahalaan, lalo na po doon sa mga inaabisuhan ng lumikas. Umantabay din sa mga abiso ng Pag-asa at ng Panahon TV. Nakapanayan po natin ang live dito sa programa, walang iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster Ariel Rojas. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos lamang ang ilang paalala. Be safe tuwing may bagyo, tumutok sa lagay ng panahon. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana para di masugatan kung mabasag ang mga ito. Maging handa sa posibleng brownout. Sa paglikas, siguraduhin nakapatay ang main switch ng kuryente. Mag-headcount at dalhin ang survival kit. Kung nasa labas, umiwas sa mga puno, poste at anumang bagay na maaring matumba o mahulog. Maging laging handa para mailigtas ang sarili at ang pamilya.